Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng Baguio City Police sa pag-usad ng kaso ng 22 anyos na si Juliet Bahar Hesim na itinapong hubot-hubad sa Barangay Alfonso, Tabora, Baguio City. Meron siyang parang hinampas sa ulo, meron siyang tape sa bibig, nakatali yung kamay niya, both hands, naka-duct tape. Tapos may naka-ano na belt sa kanyang leg. Sa bulubundukin ng Cordillera, matatagpuan ang maganda't malamig na lungsod ng Baguio. Ang nasabing lugar ay unang tinirahan ng mga katutubong Ibaloy at Kankanaig. Taong 1901, inumpisahang gawin ang Cannon Road sa ilalim ng pamumuno ng mga Amerikano at sa tulong na rin ng mga manggagawang Pilipino hanggang sa dumating ang sandali na idineklara ang Baguio bilang summer capital ng bansa noong ika-isa ng Hunyo taong 1903. Maganda at tila maituturing na matanda na ang lugar. Marami ang dumadalaw rito, ngunit sa kabila ng magandang taglay nito ay ilang kwento na madilim at tunay na gumula sa mga tao. Ngayong araw, malalaman natin ang kwento ng isang babae na natagpuang wala ng buhay sa isang garahe sa Baguio City. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Ano ang pagkakakilanlan niya? At sino nga ba ang tunay na may sala? Sabay-sabay nating alamin ito sa ating kwento. Pero bago natin sagutin yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, ay inaanyayahan kita kaibigan na mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang notification bell para ma-notify ka sa ating mga susunod na episodes. Salmo 82:3-4. Bigyan ninyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Ika-30 ng Agosto taong 2022 ng umaga ay nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng pulis sa Baguio City kung saan sinasabi na may natagpo ang katawan ng isang babae sa Barangay Alfonso, Tabora, Baguio City. Agad na nagtungo sa nasabing lugar ang mga pulis at doon ay nadatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng isang babae. Sa pagsusuri sa katawan ng biktima, nakita ito na punong-puno ng mga pasa. May mga sugat din ito sa mukha at nakaangat din kahit ang puting crop top na damit na suot nito. Wala na rin itong suot na pangibaba at wala rin ang isang strap ng kulay itim nitong bra. Ang bibig ng biktima ay mayroon ding duct tape ang bibig nito at ang mga kamay at sa bandang leeg naman ay may nakapilipit na sinturon. Sa likurang bahagi, may natagpo ang isang tattoo kung saan nakalagay doon ang pangalan na Shane Hesim. Dahil sa pag-aakala ng mga pulis na ito ay pangalan ng isang individual, agad silang naghanap sa social media at doon ay natagpuan nila ang isang babae na may pangalan na Juliet Hesim na may tato na katulad ng nakita sa biktima. Dahil dito, agad nilang kinontak ang mga nakakakilala kay Shane hanggang sa makapanayam nila ang kakambal ng biktima na siya namang positibong kumilala sa kakambal. Si Juliet o mas kilala sa tawag na Shane Hesim ay 22 taong gulang na residente ng Balibago, Angeles City, Pampanga. Ayon sa kakambal ni Shane, umalis si Shane ng Pampanga noong ika-27 ng Agosto taong 2022 upang mamasukan sa Baguio bilang isang waitress at entertainer sa isang bar na matatagpuan sa Marcos Highway. Ayon pa rito, niyaya siya ni Shane na umakyat sa Baguio ngunit hindi siya nakasama sa kadahilan ng walang magbabantay sa kanilang bahay. Kaya naman ay nauna si Shane. Ika-30 ng Agosto ng umaga habang nasa biyahe siya patungong Baguio upang sumunod sa kanyang kapatid upang magtrabaho din noon ay makaramdam siya ng pagtataka dahil sa hindi sumasagot sa tawag ang kanyang kapatid hanggang sa dumating ang sandali na nakatanggap siya ng mensahe mula sa mga pulis kung saan sinabi na may natagpo ang babae sa Tabora.
inanyayahan siya ng mga pulis na kilalanin ang biktima at nang makita niya ang mga larawan ay kinabahan na siya dahil sa nakita niya ang tattoo nito sa likuran. Gayunpaman, nagdalawang isip pa rin siya dahil sa hindi niya ito agad nakilala dahil na rin sa dami ng mga pasa at suga na mayroon ito sa mukha. Balisaman ay agad niyang tinungo ang funeral parlor kung saan ang katawan ng biktima at doon ay kinilala niya ang biktima bilang kanyang kakambal. Sa isinasagawang imbestigasyon ng mga pulis, ayon sa mga nangungupahan sa lugar, ay nakarinig sila ng malakas na kalabog na tila may nalaglag mula sa itaas noong 30 ng Agosto ng madaling araw. Kaya naman, batay rito, malaki ang posibilidad na inihulog sa itaas na palapag ng paupahan ang biktima. Ayon sa may-ari ng garahe na 86 years old na si Rodrigo Magsino ay wala siyang napansin na kakaiba sa lugar nang umuwi siya noong alas 11 ng gabi ng 29 ng Agosto matapos niyang umalis ng bahay ng bandang 9 ng gabi. Ayon sa mga investigador, posibleng itinapon lamang ang katawan ng biktima sa lugar kung saan ito natagpuan para iligaw umano ang imbestigasyon. Nagtungo rin ang mga pulis sa bar na pinagtatrabahuhan ni Shane upang kumuha ng impormasyon na makakatulong para matukoy kung sino ang salarin sa insidente. Ayon sa ulat, huling nakita si Shane sa ganap na alas 9:30 ng gabi bago ito umuwi mula sa trabaho. Ayon rin sa mga kasamahan ni Shane, napansin nila na may kausap sa cellphone si Shane at naikwento rin sa kanila na may katatagpuin itong lalaki na nangako ng halagang 3,200 piso na kabayaran. Tumugma rin umano ang impormasyong ito sa natanggap na mensahe ng kakambal ni Shane noong gabi kung saan nagawa pa umano nitong magdala ng mensahe sa kakambal upang humingi ng opinyon kung katatagpuin ito ang nasabing lalaki. Dahil sa malalim na ang gabi, hindi na niya nagawang replyan ang kapatid at umaga na nang mabasa niya ang mensahe sa kanya. Nang umalis si Shane sa pinapasukan, nakita ito na sumakay sa taxi at ayon sa driver ng taxi na huli nitong sinakyan, ay ibinaba niya si Shane sa Barangay Alfonso sa Tabora pasadong alas 10:30 ng gabi at doon ay nakita niya na may sumalubong dito na isang lalaki. Dahil hindi nakilala ang lalaki, naging palaisipan sa mga investigador kung sino nga ba ito hanggang sa isang testigo ang lumapit sa kanilang tanggapan na nagbigay linaw sa pagkakakilanlan ng lalaki. Ang testigo ay ang security guard na naka-duty umano sa lugar noong gabi ng 29 ng Agosto at doon ay kinumpirma niya na nakita niya ang biktima kasama ang lalaki na nangungupahan sa room 202 na si Renival Ponce. Dahil dito, agad na itinuring na person of interest si Renival. Ika-5 ng Setyembre taong 2022, sa bisa ng search warrant na inilabas ni Judge Cecilia Corazon, ay pinasok nila ang inuupahang kwarto ni Renival. Nang pasukin nila ang silid 202, ay wala roon ang pakay at nadatnan nila na makalat at magulo iyon. Sa ginawa nilang paghahanap ay natagpuan nila ang isang pira-pirasong putol na duct tape na kapareho ng duct tape na natagpuan sa katawan ng biktima. Natagpuan din nila ang strap ng itim na bra na nawawala sa suot ni Shane. At dahil sa mga ebidensya na nakita ay tinuring na si Renival bilang suspect sa pagkasawi ni Shane Hesin. Ayon sa caretaker ng boarding house, umalis na ang umuupa sa room 202 at hindi pa ito bumabalik mula 30 ng Agosto, araw kung kailan natagpuan ang walang buhay na katawan ni Shane. Naging palaisipan naman sa marami, pati na rin sa mga pulis ang naging resulta ng otopsiya dahil batay rito ay nawala ng buhay ang biktima dahil sa pagkakasakal at nakitaan rin ito ng mga basag na buto sa balakang at sugat sa kanang sakong at tuhod ngunit walang senyales na ito ay ginalaw. Dahil dito, nanawagan ang mga pulis sa media, gayon na rin sa mga social media para maituro kung nasaan ang suspect hanggang sa makatanggap sila ng tawag na nagsasabi na voluntaryong sumuko ang suspect noong 7 ng Setyembre sa tanggapan ng Manila Police District Homicide Section. Sumuko umano si Renival kasama ang kalibin partner nito.
agad na dinala ang suspect sa Baguio City Police Station 2 kung saan sa harap ng abogado ay nagbigay ito ng extrajudicial confession kaugnay ng naging partisipasyon nito sa insidente. Ayon kay Reneval, nakilala niya si Shane noong 29 ng Agosto sa Facebook group ng mga masahista at doon ay hiningi niya ang profile photo at number nito. Matapos na magkasundo sa presyo para sa masahe, ay binigyan niya ng instruction ang babae para makipagkita ito sa kanya noong gabi ring iyon. Nang dumating sa lugar si Shane, ay sinundo niya ito sa ibaba at doon ay sabay silang umakyat sa room 202 kung saan ay nandoon din ang isa pang lalaki na kasama ni Reneval sa trabaho na si alias Eminem. Ayon sa kanya ay nagulat si Shane nang malaman nito na may iba pang tao sa silid at nagalit pa si Shane nang abutan siya ni Eminem ng 2,000 piso dahil hindi iyon ang halaga na kanilang napagkasunduan. Ayon kay Reneval, sinuntok ni Eminem si Shane sa sikmura dahilan kung bakit namilipit ito sa sakit. Inutusan din siya nito na kumuha ng panali at duct tape na siyang itinali nito ang kamay at bibig ni Shane. Iniutos din umano ni Eminem na tanggalin ang sinturon na ipinilupot sa leeg ng babae. Sinakal nito si Shane hanggang sa dumating ang punto na tumigil na ang babae sa paggalaw nito. Ayon kay Reneval, natakot siya at kinabahan nang makita niya ang sinapit ni Shane. Ayon pa sa kanya, nakagamit sila ng mangyari ang insidente at 3 araw na rin umano silang gumagamit bago pa mangyari ang insidente. Nang makita niya na wala ng buhay si Shane, ay agad na siyang umalis sa lugar at iniwan na si Eminem. Dahil umano sa pagkalito at hindi alam kung ano ang gagawin, ay hindi siya nakapagsumbong sa mga otoridad. Ayon pa sa kanya, nagtungo siya sa Benguet bago siya umalis at magtungo sa Pasay City. Nakatanggap pa rin umano siya ng mensahe mula kay Eminem na nagsasabing natagpuan na ang labi ni Shane. 9 Setyembre, formal nang sinampahan ng kasong pagpaslang si Reneval Ponce at isang alias Eminem sa prosecutor office ng Baguio at sila'y nakapiit sa Baguio. Nanatili namang hinahanap pa ng mga kapulisan si alias Eminem habang si Shane naman ay binalik sa kanilang bayan sa Pampanga. Si Shane ay tahimik at matulungin sa pamilya, kaya naman wala mang kasiguraduhan ay nagtungo siya sa Baguio upang doon ay magtrabaho. Kaya naman, labis ang pagluluksa ng kanyang pamilya nang mauwi sa trahedya ang sakripisyo nito. Ang nais niya'y makatulong sa kanyang pamilya, ngunit sa isang iglap, iniuwi sa kanyang pamilya ang katawan na hindi na humihinga. Nakalulungkot ang ganitong insidente, hindi ba? So ngayon, lamunahan.